Naghihintay pa po ako ng dilim nito para lang po mailabas ko at maibenta namin sa bayan para po meron kaming ipambili ng pagkain. Ganito po kahirap ang sitwasyon po na ginagawa nila sa amin. Magmula po nung pinadira nila, hindi na po kami nakapasok. Ni kabuhayan po namin, napakahirap na po namin dito. Ultimo pong bahay namin, pinalibutan po nila ng cyclone wire. Andiyan po yung tinututukan nila ng baril, hinahabol. Ultimo pong pananim namin na halaman, pinagsabihan nila kami na hindi daw po namin po pwedeng anihin at ilabas. Dati pong itong lugar na to, nung hindi po nila nababakuran, sagana kami ditong nakakapag-ani po ng mga halaman at nakakapagtanim. Ngayon po, may gitna pong 5 taon na wala po kaming inaani ngayon. Binabawalan kami, dinanas ko ang tutukan ng baril. Doon lang ako dumaan sa loob ng bakuran at pupunta ako sa aking mga alagang hayop. Bago ako lapitan, binigyan ako ng 2 warning shot. May kwento nga sa ngayon na ako raw nanaga na kung hindi raw nakailag ang security, tagpas daw ang leeg. Magagawa mo bang kung wala na nakatutok sa katawan mo yung baril? Hindi lang ho ako, marami kami. Kaming lahat na nagsasaka, marami kaming nakaranas ng hinaras. Kung ano-ano, mga nangangatutukan ng baril, hindi na ho pangkaraniwan ang nangyayari dito yan. That is not true. Yung harvest na hinagaw, na saan nila kumuha ng harvest? Saan sila kumuha ng harvest? Kung if it is outside of our perimeter fence at kinuha ng gwardiya namin, they can go somewhere else and complain. Yung panunutok ng baril, yung harassment, that is not true. Eh, hindi tinutukan. Trespassing rin, nahuli sa loob. Oh, may dalang itak yung tao. Nahuli na yan nung araw. Tapos inulit na naman niya. Nag-umpisa tong ganitong problema namin nung panahon ni Presidente Ramos na kung saan inaprobahan yung land conversion ng property. Before pa man na nagkaroon ng ganong desisyon ng Department of Agrarian Reform, matagal na kaming nagsasaka, matagal na kaming naninirahan dito sa property, dito sa lugar. Anong dokumento na pinanghawakan na sila ang may-ari ng lupa? Eh, ito naman tahakan ko sinasabi na kami ang may-ari ng Liton through the RDC kasi na-transfer na sa River Forest Development Corporation. The corporation owns the property. And we have the title to show. This has never been a public land. Since time immemorial, this is already a private land with title ito.
Kung totoo pong kanila to, bakit ngayon lang po sila lumutang sa Sumalo? Sana po yung isang tambak nilang security, noon pa po nila dinala dito nung wala pang bahayan. The Litton family, nag-designate ni sila ng caretaker by the name of the Mr. Pedro Pajardo. The Pajardo family came from all the way from Cavite. Of course, sila lang nauna dito, nag-imbita ng mga tao, kamag-anak, yung kamag-anak na inimbita, nag-imbita rin na ano, until such time that they were not able to control the influx of people here. So yun ang istorya na kung bakit dumami ang tao dito. When we try to assert our own the ownership of the Littons, simply by way of having the property fence, they were blocked by the barrio box, yung headed by Barangay Captain Martinez. That's why ang na-delay yung pagbabakod namin dito sa property because we went to the court. Na eventually na-obtain namin yung injunction from the court, so na-continue yung pagbabakod namin. Yung mga kababaihan namin dahil sa paghaharang namin dun sa mga ginawa nilang pagbakod. Nangademanda ng injunction, grave coercion, mga attempte, mga death threat. Marami pong kaso na ipinail yung river forest sa akin. Kasakitan kung mga lalaki yung haharang, kaming mga babae yung humaharang sa mga nagbabakod. Kaya halos naman yung mga nakademanda, babae. Talagang hinaharas talaga nila kami. Ako lang po, kababae kong tao, siyam ang kaso. Kung hindi ba naman harassment yung ginagawa nila. Halos 1 year and a half siguro kami naghihiring sa Mandaluyong. Dapat na lang po mga anak kong inaasikaso, pero nangyayari sa amin, tinatadan niya kami ng kaso. Nakaranas din po kami ng sunugin ang palibot ng bahay. Kasama po ang mga anak ko. At ang mister ko po na namatay, umakyat po sila sa bakod para lang makapagtinda ng balot dahil hindi makadaan sa gate na ginawa ng dito. May oras daw po kasi ng paglabas, may curfew, hanggang sa nagtalo na sila ng guard at ilang araw lang namatay siya. Yung mga sinasabi niya, this is a rehash. This has already been heard by the Commission on Human Rights during the public inquiry on November 13, 2013. Without even furnishing us the inquiry report that they are supposed to give us. Halos 7 taon na kaming hindi nakakatanim, umpisa ng mabakuran. I could not consider them as a farmer beneficiary because in the first place, they are not farmers. They are not our tenants. There is no landlord-tenant relationship established. A decision has already been promulgated by the Supreme Court, declaring among others in the decision that these people here in Barangay Sumalo are not tenant farmers as they claim. But they are all illegal occupants.
Bakit hindi namin na-develop yung property from the time the conversion order by the Supreme Court has been promulgated? Eh kasi nag-file sila ng adverse claim. It took some time for the court to decide. Eventually, we just gotten the adverse claim decision na in favor of the Litton late 2013. That's why we wrote the municipal development officer to hold in the meantime the running period of our development. Kasi because of this antecedent events, yung mga adverse claim, yung revocation order which is now under appeal, we believe that it is still the voice of the Supreme Court that should be followed. Hanggang sa maabot na makakaya ko, lahat ng sangay ng gobyerno ay nilapitan ko na, lalo na itong Department of Agrarian Reform na napakabulok, napaka inutil na gobyerno, na sangay ng gobyerno na wala kang aasahan. Kung titingnan natin, parang walang nagbago sa loob ng 5 taon ni Pinoy do sa kalagayan ng magsasaka. Nananatiling mahirap, mabigyan man lupa, nawawala sa kanila dahil una, walang kapital, walang market, kulang ng teknolohiya. Wala support services yung mga magsasaka natin. Ang pinaka-problema siguro namin dito sa Bataan, yung Provincia Lopez, yung implementasyon. At kumisan, national din. Kumisan, may mga decision yung national. Alimbawa, yung implementasyon ng notice of coverage, hindi ini-implement dito sa Bataan. Talagang napakatindi nung sabuatan, nung may mga lupa, tsaka nung agrarian. Meron din silang kasong may nakaposisyon na pinapapasok kasabot yung may mga lupa tsaka kontak yung SADAR. Naipanalo po namin, bali 3 apila po sila hanggang sa ngayon, nanalo po kami. At binigyan kami ng certification mismo ng DAR na kami ilehitimong taga Sumalo. Kaya kami talaga, buo talaga ang loob namin na lumaban dahil alam namin amin ito. Kailangan namin ilaban at igihit ang aming karapatan. Dito na nagbuo ng pamilya yung mga nanay ko, tatay ko, at yung karamihan ng mga nandito, dito na. At dito na rin kami lulubugan ng araw. Wala na kami pupuntahan. Hindi ako titigil basta't alam ko na tama at amin. Bakit lalaban ka kung alam mong hindi sa'yo? Alam namin na amin, kaya kami lalaban.